Sa pagkakataong ito, mga frugalista, gusto ko mag-share sa inyo ng basics of HMO or health cards. Okay? Kasi... Mga frugalista, welcome to my YouTube channel. I'm Archie and I'm your handsome financial advisor. Sa pagkakataong ito, mga frugalista, gusto ko mag-share sa inyo ng basics of HMO or health cards. Okay, kasi maraming mga Filipinos na kapag na-ospital o kailangan ng health care ay talagang ang pinangbabayad ay lagi ay out of our pocket. Ibig sabihin, kailangan mo talaga maglabas ng pera pagka meron sa atin na nangangailangan ng healthcare. So halimbawa, ma-hospital ka, may papa-check up ka, may test na gagawin, ang karamihan sa atin ay talagang nagbabayad ng cash, no? So ang nangyayari sa atin, mas napapamahal tayo, no? So sa pagkakataong ito, gusto kong i-share sa inyo yung basics ng HMO or health card. So, marami kasing mga health cards or HMO sa atin sa Philippines, no? So, ang HMO stands for Health Maintenance Organization. So, ang pinaka-aim ng HMO is to maintain your health, no? Na ibig sabihin, ma-maintain na maging healthy ka. Okay? So, hindi yung ibig sabihin kaya ka kukuha ng HMO dahil may sakit ka na. Kasi pagka meron ka ng sakit at kukuha ka ng HMO, maaaring hindi ma-cover yun, ano? So, tapos, syempre, pagka medyo maedad na rin yung nag-a-apply for HMO, mas mahal na, kumbaga huli. So, kaya nga, mas maganda talaga na kukuha ka ng health card or HMO kung ikaw ay bata at healthy pa. Okay? So, ang HMO ay maaari yung maging individual plan or group plan. So, ano yung individual plan? So, ito yung ikaw mismo yung kukuha sa sarili mo at sa family mo. No? So, parang ikaw magbabayad. Pero meron naman tayong tinatawag na group plan. So, ito yung mga benefits na binibigay ng mga companies. No? Kunyari, empleyado ka sa isang company. So, nagpo-provide sila ng HMO or health card. So, ibig sabihin, pagka nagkasakit ka, may mga tests na gagawin sa about sa health mo, e-covered ka. No? So, yan yung dalawang klase ng plano na pwede mong makuha sa HMO. Okay? So, ang HMO ay nagpo-provide ng mga healthcare services sa mga accredited clinics and hospitals na may partner sila, no? So ibig sabihin, nangyari itong hospital na to, accredited ng HMO na kine-carry mo, pwede ka magpa-check up doon. So wala ka nang gagastusin. So libre na 'yon, covered na, no? Wow. So kailangan puntahan mo yung mga accredited hospitals and clinics. Pero what I know, meron din mga HMO na nagbibigay ng services outside their accredited clinics or hospitals. Pagka lalo na pag emergency, ano, so meron yang mga kino-cover din. Pero may mga limits din siya. So kung kukuha ka ng HMO, alamin mo kung ano yung malapit na hospital at clinics sa area mo para hindi ka mahirapan, ano, kasi pagka wala pa lang accredited clinics or hospitals doon, sayang naman yung HMO mo. Okay? So, sa HMO, ang advantage niyan is talagang wala ka ng cash out kung mangailangan ka ng services ng healthcare, ano, sa hospitals or sa clinics. No? So, meron tayong tinatawag na maximum benefit limit or MBL. Wow. Ano? So, ano ibig sabihin nun? So, meron siyang mga coverage. Let's say, ang maximum benefit limit mo ay 150,000. Pwede namang 120,000. Meron naman 100,000. Meron naman 70,000. Ano? So, anong ibig sabihin nun? Halimbawa, ma-hospitalized yung isang empleyado, no, or individual at lahat ng ginastos niya sa hospital kasama yung test, doctor's fee, ang limit niya lang is hanggang, let's say, ang kanyang MBL ay 100,000. So hanggang dun lang yung pwedeng ibayad ng HMO doon sa kanyang paggamit sa health card niya. So yun ang tawag doon, maximum benefit limit, 100,000. So halimbawa, na-hospital nga siya. Tapos lahat ng ginastos niya nung nag-stay siya sa hospital, umabot ng
80,000. Pero ang kanyang MBL, let's say, is 150,000. So, ibig sabihin, hindi siya sobra. Covered siya. E paano kung na hospital siya, tapos ang kanyang MBL ay 150,000, pero umabot ng 500,000. Ibig sabihin, ang babayaran lang talaga ng HMO ay 150,000. Yung sobra sa 150,000 at your cost na. No? So, ibig sabihin, kailangan mo na maglabas ng pera, mga frugalista. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng MBL. So, you need to understand kung ano yung MBL na yan. Kasi maaari mag-expect ka, di ba? Meron naman akong health card eh. Tapos, nalaman mo na nung na-hospital ka, 200,000 pala yung gagastusin, ano, nung pag-stay mo. Pero MBL mo is 150,000 lang. So, kailangan mo mag-shell out ng 50,000. So, going back, ano bang pinaprovide ng HMO? So, unang-una, inpatient. So, ibig sabihin nun, kunyari mag-stay ka sa hospital, di ba? So, maaari pipili ka ng kwarto na nakalakip doon sa MBL mo. So, maaari nasa suite room ka, private room, semi-private, or ward, di ba? So, yan yung mga rooms na pwede mong puntahan pagka meron kang health card, no? Based doon sa iyong HMO benefits. So, dapat malaman mo yung inpatient. So, doon ka talaga sa hospital, nag-stay ka. So, i-cover yun ng HMO mo. Halimbawa, may surgery kailangan gawin. So, kailangan mo mag-stay, let's say, ng 5 days sa hospital. Diba? So, babayaran yun ng HMO mo. Okay? Another service ng HMO is outpatient. Kunyari, may papacheck ka, kailangan mo ng consultation sa doctor, outpatient tawag doon. O kaya may tests na kailangan gawin sa'yo. So, maaari rin makover yun. So, di ba, kunyari, kailangan mo ng x-ray, tapos kailangan mo ng urine test, di ba? So, makocover yun as long na ginaw ng doctor, no? Na accredited din na doctor nung iyong health card. Okay, so, wala ka ng sakit ng ulo na kailangan mo pong bayaran yung mga tests. Okay, so, outpatient ang tawag doon. Meron naman tinatawag na emergency care. So, halimbawa, yun nga, biglang gabi, di ba, nadulas ka, kaya may nangyari sa'yo sa bahay, nauntog ka, biglang may malaking sugot dito, wag naman sana, no? So, kailangan kang isugod sa ospital. So, covered din yun, ano? So, emergency care ang tawag doon. So, wala kang gagastusin doon kung ano man yung maaaring gastusin doon sa nangyari sa'yo, emergency. So, yun yung isa pang kino-cover din ng HMO. So, anong pagkakaya ba ng emergency care? Pagka-emergency care kasi, kailangan mo na agad pumunta, kailangan na ng mabilisang atensyon. Unlike with inpatient and outpatient, usually pipila ka pa eh, diba? So, kailangan mo maghintay. But emergency, mabilisang atensyon ka agad ng doktor. So, yun yung ibig sabihin ng emergency care. So, may mga HMO din nagpo-provide ng options ng dental care. So, libreng linis, libreng may pasta, so maaari rin makover yan, ano? So, yun yung mga benefits ng HMO, okay? Tapos, payment terms naman yan, may mga HMO na nag-offer ng monthly, babayaran mo monthly, meron namang quarterly, every 3 months, tapos meron din naman babayaran mo every 6 months, tapos meron din annual na, buo mo ng babayaran, ano? So, very flexible naman ang mga HMO payments natin sa Philippines. Okay, so, ang HMO ay talagang bibigay sa atin ng kagaanan, ano? Kung sakali man tayo ay ma-hospital. Kasi, mahal-mahal mo hospital ngayon, di ba? Magbabayad ka ng mga tests, consultation sa doctor, so, mas maganda na meron kang HMO, di ba? Kasi, maganda na naghahanda ka, di ba? Kasi, unlike pag wala kang HMO, talagang sariling pera mong ilalabas mo, no? So, yan yung benefit ng HMO. By the way, ang HMO po pala, mga frugalista, ay annual yan. So, every year ka magre-renew, no? So, hanggat may every year ka nagbabayad, so hanggat gusto mo mag-enroll sa HMO or health card, every year ka rin magbabayad. But notice na habang umiedad ka ay nagmamahal ang premium mo sa health card. Ayan. Kaya maganda nga, lagi kong sinasabi, hanggat bata pa, healthy pa, kumuha na ng health card or health insurance. Ano? So yan yung basics ng HMO, mga frugalista. So sana may natutunan kayo sa vlog ko for today about HMO or health card. So, kung meron kayong mga tanong, pwede kayong magbigay ng comment sa aking vlog na ito. So, kung meron kang nakuha, nagdagdag ng value sa'yo, ang aking vlog for today,
pa-subscribe naman sa aking YouTube channel, tapos click mo na rin yung notification bell para every time na meron akong bagong vlog, eh, mano-notify ka. So hanggang dito lang muna mga frugalista. I hope lagi kayong mag-iingat, lalong-lalo na may COVID ngayon, at lagi tayong maging healthy, okay? At tandaan natin lagi na tayo ay dapat laging maperaan. Bye!